So, ayan na nga guys, ito na yung PC setup natin. Hindi ko alam kung kompleto na to or ano, pero hindi ko na alam kung anong dapat ko pang ilagay. Siguro action figure sa loob. Pero yun, iniisip ko pa. Pero ito na siguro yung full build ng PC ko. Hindi ko alam kung ano pang dapat kong upgrade. Pero syempre mag-upload tayo ng bagong video kung merong upgrades sa PC natin. So, nag-reflect lang yung screen ko kasi black and yellow yung theme ng setup ko. Kaya nag-reflect yung screen dyan sa glass. So, glass nga pala to. Meron siyang door. So, kasi yung may door eh. Kasi minsan parang gustong buksan yung PC case. Compared dun sa InPlay Meteor 03 case ko guys, is wala siyang door. So, kailangan mong i-open yung thumb screws, yung 4 thumb screws. And may tendency na pwede mo mabagsak yung tempered glass. Hindi ko alam kung fragile talaga yung glass na yun. Pero yun, ayoko nang ganun. Gusto ko yung ino-open para pwede kong tignan yung loob ng aking case. So, ito yung Montec Air 100 Lite. Meron din yung Montec Air 100 ARGB. Yung may ARGB fans. Since may fans na ako, ito na lang yung pinili ko. Meron siyang 2 fans na free. Black lang, hindi siya ARGB. Pakita ko lang sa inyo. So, ito yung free fan na meron dun sa case. Ayan, www.montec. Ito, di ko alam kung anong pangalan ng fan na to. Pwede ko namang i-message si seller or mag-comment na lang kayo kung gusto nyo malaman yung type ng fan na to or yung name. Ito siguro yung model niya. Ayan, pakita ko na lang. Ayan. Hindi ko alam kung meron pa nakasulot sa mga side-side. Pero yun, ito yung free fan niya sa loob. Hindi siya ARGB. At saka wala siyang ano, parang vibration pads. Wala siya guys, vibration pads. Unlike dun sa vibration pads ba yun, yung parang foam siya. Close up yan. 3-pin lang siya. Hindi siya 4-pin. So, dapat 4-pin yun. No? Kasi hindi ko alam kung pwede ito isaksak sa 4-pin na header. Pero 3-pin lang siya. Yun lang. Isang wire lang. Ganyan lang siya. Yan yung free niya, guys. Dalawa to. Ayan. Dalawa siya. Pero, yun. Dalawa. Ito lang yung free dun sa case. Sa, dito sa rear. Tapos isa sa front. Tapos parang intake to dalawa intake. Wala siyang reverse fan. So, ito na nga yung case. Balik tayo sa case natin. Mesh yung case na yan. Wala lang, walang ano, ang tawag dito, ARGB. Yung ARGB ko nandun. Buksan na natin yung case kung anong itsura ng case. Ayan, meron siyang piniplip dito. Ayan. Hindi ko alam kung magnetic siya, pero hindi siya magnetic. Parang butas lang siya dyan. Ayan siya. Yung loob ng ating case. So, yung fans ko dyan, wala siyang ilaw sa front mesh. Like yung usually nakikita natin sa photos ng Montec Air. Siguro maganda yon, pero kasi yung binili kong fans is nandito sa likod yung lights. Ayan. Ayan. Software. Kinokontrol yung lights sa software, guys. Pwede rin naman, meron naman akong ARGB hub controller. Pero cable management kasi pag may wirings kay. So, pag-iisipan ko ba kung ilalagay ko yun. Complete na yung setup. Pinihintay ko lang yung RAM. Generic lang yung RAM ko. Ayan. Tapos, yellow. Black and yellow sana yung theme nito. Siguro maglalagay na lang tayo ng action figure dyan sa loob. Pero, ayan. Bumili din ako ng Thermal Right Assassin. Yung mura nila. Mura to nung hindi siya sale. Pero nagmura siya na sa 800 plus. Siguro yung binaba niya. Or siguro may voucher ako kaya bumaba siya. Pero yun, binili ko siya. One fan lang yan. So, sana dagdagan ng fan dun sa kabila. Pero sabi ng seller, hindi daw advisable na lagyan ng fan sa kabila. So, yung temperature ng fan natin. Or temperature ng CPU natin, ipapakita ko later. Pero yan, ito yung fans na Jungle Leopard fans. Ayan, para low-key, yan lang yung lights na pinili ko.
pwede kong i-turn off yung lights para all black build, para stealth build, sabi nga nila. Pero ayan na ngayon yung aking setup, which isa na ako. Contento na ako sa setup ko ngayon kasi napalitan ko na yung case. Siguro tatanggalin natin tong name or lalagyan natin ng sticker para mawala yung name na yan, or papatungan natin ng something ARGB. Pero gusto ko kasi yung stealth build din. Pero yun, cable management dito sa case na to, sobrang dali. Ang daming spaces pang natira. Ayan, tingnan nyo naman sa gilid, daming spaces. Pwede pa nga ako maglagay siguro dyan ng fan hub din. Ayan, daming spaces nyo guys. Tapos yun, pwede dito lagyan ng radiator dito sa taas, which is maganda din. And yun, first time maglagay ng bagong case. Ganito yung itsura niya guys pala. Malayo. Or i-transfer yung parts sa bagong case first time. Never ko pa siyang nagawa. Pero through YouTube na ano natin siya nagawa natin. So search lang. So pag hindi gumana, may mali. Pero gumana lahat. So wala tayong mali. Nahirapan ako magtanggal nitong USB 3.0. Ito talaga yung mahirap tanggalin. Pero tinanggal ko yung mobo ko muna, yung motherboard. Natanggal ko yung USB 3.0. Tapos itong 24 pin talaga sobrang hirap niyang tanggalin. Mauubos yung pasensya mo dyan. Sobrang hirap tanggalin. Buti hindi siya ganun kadaling masira. Hindi katulad itong USB 3.0. Sabi nila madali daw ito masira, yung port na yan. Ito siguro yung pinakamahirap talagang tanggalin. Tanggalin mo na yung motherboard mo, saka mo yung tanggalin. I think yun yung best recommendation. Dun tayo sa cable management ng ating PC.